Yo, what's up? Gizno TV here at welcome sa aking channel. Bago natin simulan ang lahat, huwag mo munang kalimutan mag-subscribe para sa more future Axie contents natin. Para sa episode na to, pag-usapan natin yung pinaka-best cards para sa kanya-kanyang class. Dito, pag-usapan natin yung kung nakakainis ba yung cards, kung malakas ba yung cards, kung kailangan ba siyang ma-nerf. So kung bumubuo ka ng deck at bago ka sa Axie, panoorin mo tong episode na to. So simulan natin sa Reptile. Since napakarami ng aqua ngayon sa meta, marami rin gumagawa ng mga reptile dahil kontra ito sa mga aqua. Simulan natin sa reptile, pili tayo ng mga nakakainis na skill dito. Number 1 sa listahan, chomp. Itong tiny turtle or yung chomp. Bakit? Itong tiny turtle na to apply stun to enemy when comboed with at least 2 additional cards. So itong skill na to, ma-stun niya yung Axie ng kalaban. So kapag tumira yung kalaban, mag-miss yun. Tapos, syempre nag-aksaya ng energy yung kalaban mo, tapos miss pa yung attack. Diba ang daya? At isa pa doon, ang maganda pa doon kapag na-stun mo yung kalaban, yung susunod na atake mo is tagus na doon. So baliwala yung mga armor. So, kahit 300 million pa yung armor mo, basta stun ka, tagus-tagusan yung damage na yun. Diba ang daya? Okay lang yung stun eh, pero yung tatagos yung damage after mong ma-stun, yun yung madayang part. So susunod na skill na madaya sa reptile is yung grass snake. Kasi bakit? Zero cost yan, tapos meron kang libreng 20 armor. Tapos, poison pa yung target. Libre mo yung maikakas yung poison, lalo na kung may backdoor ka, backdoor skill. Uso siya sa meta ngayon, yung mga backdoor poison. So, tipid ka sa energy doon, di ba? So, isa yan. So, mananerf ba yan? Siguro, kung ina-nerf to, bawasan lang siguro yung armor, tsaka tong attacking. Yun ay para sa akin. Pangatlo, nauuso rin tong bulk mark na to, tsaka yung Indian Star. So, reflect 40% melee damage back to attacker. So, kung mayu-utilize mo mabuti to, lalo na kung may mga kalaban kang beast or nandun ka na sa ladder na puro beast, sabog ang beast dito. Lalo na pag nag-critical yung beast, patay din yung beast. So, yun lang para sa akin sa reptile ang pinaka madadaya. Tapos, ano pa bang magagandang card sa reptile na hindi naman ganun kadaya? So, maganda tong Tiny Dino. Deals 150% damage after round 4. So, hindi siya imba, hindi rin siya karapat-dapat ma-nerf dahil malakas lang siya after round 4. Eh, paano pag tinalo ka na ng kalaban mo before round 4, eh, di ba? Pero kapag naman nakalagpas ka sa round 4, is napakalakas nito. Lalo na kapag aqua yung kalaban mo, 156 damage, isang tiny dino, sabog talaga ang kaluluwa nung mga aqua dyan. Tapos samahan mo pa nitong Serastes. Tapos may sneaky raid. Yung sneaky raid kasi ito eh, yun yung pinaka backdoor skill ng mga reptile. Pag sinamahan mo nitong sneaky raid, tapos surprise invasion, deals 130% damage if target is faster than this Axie. Nasa 140 to 150 din yung damage niyan. Plus tiny dino, wala nang inabukasan yung aqua dyan. So yun lang para sa akin, yun yung pinaka magagandang cards dito sa reptile. Para naman sa underrated card sa reptile, ang pipiliin ko ay yung Bone Sail or yung Ivory Chop. Kasi 80 attack damage siya. Tapos kapag na-break yung shield nito, draw a card ka. So napakaganda nun para sa akin. Para naman sa susunod na class na re-reviewin natin is yung Bug class. So simulan muna natin sa mga madadayang card dito sa Bug class ng Axie Infinity. So number 1 sa listahan is yung Gravel Ant. Disable targets melee cards next round. Isipin mo kung na-breed to sa mga aqua na mabilis na yung speed. Tapos merong Gravel Ant, wala nang maititira yung kalaban dahil isipin mo kung Terminator yung kalaban, lahat yon melee, di ba? So wala nang gagawin hanggang matapos na yung laban, patay ka na, wala kang maitira, di ba? So madaya to para sa akin kasi lahat ng melee cards eh disabled. Kung man-nerf man to, sana isang melee card lang, di ba? Or dalawang melee card, pwede pa yun eh. Pero yung lahat ng melee card disabled, andaya noon, di ba? Eto, hindi to madaya itong Tourney Caterpillar, itong Allergic Reaction. Siya yung nasa Terminator card. Malakas lang siya kapag may debuff yung kalaban. So, okay lang siya para sa akin, itong Allergic Reaction. Etong Cute Bunny, isa pa itong madayang to. Terror Chomp. Apply Fear to target for 2 turns.
when played in a chain. Isipin mo, 2 times magmi-miss yung tinamaang Axie nito. 2 energy yung masasayang, diba, sa kalaban mo. Tapos kung ikaw yung tinamaan niya, 2 energy yung ibabato mo para matamaan mo next turn yung kalaban. Diba, ang daya niyan. So, kaya, kung mapapansin nyo sa top ladder, mga naka-cute bunny yan eh. Silip tayo ng mga cute bunny. Ito, rank 1, no? Si Yadge Place. 3 cute bunny yan, diba? Yung bird niya, may cute bunny. Yung plant niya, may cute bunny. Tapos, yung hybrid terminator niya, merong cute bunny. Tapos, may ivory chop sa taas, diba? Sa akin, yun lang yung mga madadayang card. Ano ba yung mga magagandang card dito sa bag? Marami. Maraming magaganda dito. Lalo na pag na-mix sila sa ibang Axie. Itong Garish Worm, maganda rin to. Dahil apply 2 poison to eh, kapag na-chain mo siya. Ang last nun, nung poison na yun. Tapos 100 attack pa siya. Maganda rin tong Snail Shell, kasi kapag tinamaan ka, mas stun ka. So, may combo siyang chomp dun sa reptile. So, 2 stun yun. Pangatlo, tong Sandal, maganda rin to. Deal 50% more damage when attacking bag targets. Pag hinampas ka ng chinelas, ang lakas, 50% more damage yan. Etong bug signal, gamit na gamit din to, lalo na yung may mga bug signal deck. So, 3 ganto, steal energy from your opponent when chained. Pero para sa akin, siguro hindi man-nerf tong card na to, tong bug signal. So, moving on sa next class na ating reviewin ay yung bird. Yung bird kasi yung fastest in the field, tapos ang lakas din ng mga attacking power nila. So check natin dito sa bird ko ano yung mga malakas tsaka madaya mo. Number 1 sa listahan, itong double talk, soothing song. Apply sleep to target. So kapag na-sleep ka, kahit gaano pakataas yung armor na ilagay mo, baliwala yun. So kung ano yung base HP mo, tagus-tagusan agad dun yung mga damage, diba? So kahit 500 million po yung armor mo, pag na-sleep ka, ang gusto nilang nerf dito sa mga narinig ko is yung damage nitong double talk dapat sa armor muna bago pumasok yung ibang damage. So yun yung gusto nilang nerf dito kasi ang daya, pati itong damage ng double talk is tagus-tagusan din dun sa ano, sa HP mo. Para sa akin sa bird, balance lang siya eh. Kasi malambot naman yung mga bird. Kapag nakalampas ka sa ibang Axie tapos nasa bird ka na, sobrang lambot lang nito. Madali rin patayan. Although, meron siyang magagandang skill like etong eggshell. Ito yung mga pang-outplace nila ng mga bird class. Dahil kapag nag-egg bomb ka, sa'yo mapupunta yung damage. So, isa-sacrifice mo yung bird mo para mabuhay yung mga mas beneficial pang-Axie. Maganda rin tong post-fight para sa akin dahil for zero cost, meron kang 120% damage. Pero, magte-take ka ng damage sa sarili mo. Kung burst type of build ka, okay tong post-fight. Lalo na kapag first round, kung mayu-utilize mo ng mabuti to. Combo rito yung sa beast card eh, yung Axie Kiss. Yun yung nauuso eh. Kapag HP below 50% na yung Axie mo, next turn mo, magkikritical ka. So, yun yung mga nauusong deck ngayon. Post-fight plus Axie Kiss. Sa plant, balance lang yan eh. Siyempre, tank lang yan eh. Tank yan sa game. Ang ganda nitong yam eh, kapag inatake ka, poison yung mga attacking axes. Tapos, pag umatake ka, poison din yung kalaban. So, nag-i-stack yung poison. So, ang ganda nito. Isa pang maganda para sa akin is yung cattail. Dahil for zero cost, kapag inatake ka ng beast, eh usually first round, inatake ka ng mga beast eh. So, libreng draw ng card siya para sa akin. So, maganda tong cattail. Nauuso rin to ngayon eh, tong build na to, cattail plus disguise. Yung sa bug card, gain 1 energy kapag comboed with plant card. Ang ganda nito eh, 2 zero cost libre energy mo, diba? So yung mga common builds, yung may Sirius, tapos yung merong cactus. Ang lakas ito, ito yung pinaka main DPS ng plant eh. Aabot to 170 damage kapag huli kang umatak. Sabog-sabog ka kapag 2 cactus tapos nag-critical, aroy ko, ang sakit. Magagandang card yung pumpkin, yun yung pinaka main armor mo dito sa plant mo. Tapos, kapag naman gusto mo ng libre cost na armor, eh yung Bidens. So, zero cost siya, tapos remove all debuffs from this Axie. So, maganda yan. Kapag naman nasa meta ka ng mga aqua, or nasa ladder ka ng mga aqua, maganda tong watering can. Kasi kada inaatake ka ng aqua, nagigain ka ng 1 energy. Isa pang magandang skill is yung hotbot, disable target's mount card next round. Uso rin yan sa mga deck ngayon. So kapag may hotbot ka, tapos hinatbot mo yung plant na kalaban, hindi siya makaka serious or vegetal bite sa'yo. Ito. Lalo na kung Terminator kung may chomp, hindi ka may stun dahil na-disable mo sila gamit ang hotbot. So yun guys, hanggang dito na lang muna yung video. Kung na-enjoy mo tong video na to at may mga natutunan ka, is abangan mo yung part 2, which is di-discuss naman natin yung mga best beast cards, tsaka yung mga aqua cards, yun yung mga natirang class na hindi pa natin na-discuss. So,
part 1 muna tong video na to sa reptiles, sa plant, tsaka sa bug card. So para hindi mo ma-miss yung mga videos, i-subscribe ka muna para sa mga future Axie contents ko. At malay mo, ikaw na future scholar ko pag nagkaroon na ako ng raffle dito sa page na to. Sana lumago yung page natin para marami tayong matulungan is magpapascholar tayo in the future. So thank you guys again for watching and don't forget to subscribe, comment, and like. Bye-bye!